Hi everyone, kamusta? And welcome back sa aking channel. I know, baka nagugulat kayo, yung ba yung ating location? Pero it's the same room. Maliit lang talaga tong place ko. So again, maraming salamat for being here. I hope na nagugustuhan niyo yung mga videos ko. Thank you so much sa mga naging followers and also sa mga likes ninyo. So thank you so much. Marami nagtatanong sa akin, ano nga ba talaga yung ginawa ko para makapag-start ako ng sarili kong online business? So, kung gusto ninyo malaman kung paano ako nag-start ng aking online business, well, you better watch along. So, paano ba nag-start? A little backgrounder kung paano nag-start yung company, yung Fili.Pins. So, Ryan and I went to San Francisco and we were crossing the Golden Gate Bridge. Tapos, while we were crossing, meron akong nakitang babae na sa backpack niya. Ang daming mga pins ng mga, I guess, ng mga locations or ng mga countries na napuntahan niya before. And I thought to myself, bakit kaya tayo wala? Kasi alam nyo, sa line of work ko, lagi akong pumupunta sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas and matagal ko na siyang naiikot, siguro more than 5 years na rin since I worked wala akong nakikita na kunwari, let's say, Davao, merong pin for Davao or Bacolod, ganyan, wala akong nakikita. So, I thought to myself na parang, uy, parang maganda yata to para sa atin na magandang magkaroon tayo ng business na ganito. So, yung sa akin, yun yung naisip kong wildly inspired na idea. And then si Rai, actually, inspired me din para gawing makabuluhan yung company. So, dun rin nabuo si Fili.Pins na nagkaroon siya ng heart, kumbaga, kung saan gusto namin makatulong sa mga NGOs. And yun yung naging pinaka-core, naging belief ng Fili.Pins na maging isang kakaibang company, tapos makagawa, makatulong sa mga NGOs. Dahil gustong-gusto ko yung beagle na aso, so nagsimula ako sa design ng mga aso. Tatlo yung aso na design namin, and isa nga yun yung beagle. Si Nick yung dog ko. And talagang nakakatuwa kasi kahit na yung marami akong kaibigan na nagsabi na kung hindi yan, ano, hindi yan patok sa mga Pilipino, hindi yan magiging mabili. Pero naging okay siya for me. The reason for that, dinamit ko lang talaga yung 13th month pay ko nung time na yun. Ang maganda is that maraming companies yung mga interested na gumawa ng sarili nilang mga pin. So talagang I made sure na since magiging supplier ako ng mga companies, I made sure na ginawa ko rin yung tama para sa government, which is to pay the taxes, mag-register ng pangalan, mag-register ng business, and that's what I did. Yung papers na yon, yun yung nakatulong sa akin makapunta para sa kanila. And I really kept it na online kami. Through emails, calls, text, pero hindi ako nakikipag-meeting, hindi ako pumunta sa kanila kasi I also have my own full-time employment. And yun din yung maganda, no? Kahit na kunwari meron kang full-time employment na kagaya ko, I even go to a lot of places dito sa atin. Minsan one week nasa Davao ako, minsan nasa Iloilo, Bacolod, Cebu, so medyo marami ako napupuntahan. Tapos talagang emails lang kami nag-uusap. Okay naman, I mean, hindi naman sumasabog, nade-deliver ko ng tama on weekends. Yan. I also ask some of my friends help para mag-deliver sila sa mga companies. So, yun. And I'm very thankful for it. And dahil sa konting sikap ng trabaho, actually, itong bahay ko, itong greenhouse ko, nakuha ko siya. Nabayaran ko yung greenhouse ko. And I'm very thankful for it. I'm very thankful. Thank you lahat sa mga nakatulong sa akin. And I couldn't really do it kung kunwari I never did. Yung tipong nangarap lang ako.
Pero pinangarap ko tong bahay since nung nag-work ako sa call center before, and nakuha ko siya in 4 years time. Pero yung bulk ng pinagbayad ko was actually coming from the business itself ng Fili.Pins. Ano yung kailangan nating gawin para magkaroon tayo ng isang successful na online business? Well, for one, I would say na you have to be sure with what you want. Kailangan malakas talaga yung loob mo. Kailangan buo sa loob mo na gusto mo talaga siyang gawin. Kasi kapag hindi, konting salita lang ng kaibigan mo, hindi mo na itutuloy. Konting discouragement na maririnig mo, hindi mo na itutuloy. Konting haters, hindi mo na itutuloy. Pero kapag buo sa loob mo na gusto mo siyang gawin, na kaya mo siyang gawin, ikaw lang ang magsasabi sa sarili mo na kaya mo yon. And then pangalawa is that if you really want it, if you really are a winner, you will do it. Yun lang yung push ko for you. You will really do it kasi winner ka. You will really do it kasi gusto mo talaga siyang gawin. Ang pagiging winner ko siguro para sa sarili ko is that it was a positive outlook. It was a positive approach para sa akin kasi hindi ko iniisip na itong business will be my escape from my employment, na magiging ito yung aking golden key na para sa aking employment. Pero hindi ko iniisip na ganun. Ang iniisip ko lang up until now is that I wanna make it on my own. I wanna make it and make sure na kaya ko siyang gawin. So I'm really having fun with this. I'm really enjoying this, and that's also the reason why I'm sharing my story to you. Kasi alam ko na kapag kunwari ginusto natin, kapag kunwari meron tayong positive outlook, kaya natin yang gawin. And the road is never easy. It always is not a fast money, but with hard work, with dedication, kaya natin yang gawin. So I hope those little words of encouragement can actually push you para mabuhay ang inyong wildly inspired idea. So, nung February, I told myself, or I wrote down sa aking journal na I wanna be a millionaire. And nung year na yon, nakuha ko yung dream ko. So I hope, guys, I hope na I can encourage you, I can inspire you to actually be an entrepreneur na gusto ninyong mangyari, and be your own boss in a way. And also dedicate your time for yourself. Sometimes it will just be by yourself and your dream, but when you see it fruitful, when you see it happening in front of your eyes, talagang mas magiging meaningful sa inyo yung success. So I hope eto yung push. I hope eto yung nakikita ninyo na maging little bit of encouragement. So ngayon na okay sa inyo, you are sure with what you want, that you know you can do it, and that you know that you have a positive outlook in coming into being an entrepreneur na full buo sa loob mo. The things that I did after that is fairly easy. Madali na lang siya. Setting up your IG account, setting up your Facebook page, setting up your email address, setting up your online markets na available sa'yo. So those things will come in easy kasi you've done the hard part. You've done the hard part wherein you talk to yourself, you got your wildly inspired idea, you were able to fund your business already, and finally, meron ka ng product to actually have. So once you have those things, malaking hurdle na yung na-accomplish nyo. Now that you have your online business set up, comes the marathon. Sabi ng isang multi-billion business owner na tinitingala ako, si Robert Herjavec, ang sabi niya, with business, you don't wanna finish. You don't wanna reach the finish line, but you wanna keep going sa marathon mo. Because you don't want your business to end, but you want it going and going and going. So ito yung araw-araw na gagawin natin, pakikipag-usap sa customer, paghahanap ng opportunities, looking for more business, bigger business para sa inyo. Good thing also, ngayong ECQ, I was able to help out with the community. We were able to really donate food for a community in back home. And also,
provide help with some PPE for our frontliners. So yung core ni Fili.Pins was able to be there still. And I'm not saying na kailangan natin gumawa ng grand things, kailangan natin gumawa ng big things, but the small things can really help. And when you see the small things being big, in some ways, nakakataba lang siya ng puso. So, again, I hope that this video is something that you like. I hope that this video was something of an inspiration to you. If you want more materials na kagaya nito, please give this a thumbs up. This really helps me a lot. And I hope that you can encourage your friends to actually watch my video and subscribe. I hope that later on, you can send me a message if ever that you need help with setting up your business, looking for products, or maybe a supplier. I also do that. So please get in touch kung sakaling meron kayo. Again, my name is Rayo. So maraming salamat guys. Keep safe and I'll see you on the next clip.